Ito guys, this is cooperation, sharing, collaboration, no? And mainam ito guys, ito yung naaayon para dito sa mga struggles nyo, no? Kumbaga, communication, diba sabi ko nga, communication is the key para ma-resolve yung mga struggles nyo sa buhay. And you may also need to ask for help from others. Kailangan nyong humingi ng tulong sa ibang tao, mga kapiksi, kung kinakailangan, kung hindi nyo siya kayang solusyonan ng mag-isa. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong July, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks guys. Ito yung para sa spiritual messages nyo, ito yung sa life messages, and then ito naman yung sa love life. Positive and negative energy guys, general lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. Unahin natin itong deck na to para sa inyong spiritual message. Tingnan natin yung mensahe sa inyo. Kung ano na lang guys yung makaresonate na message, take that message, okay? So, yung unang card natin is number 21 mula sa ating I Ching deck. So, with this card mga kapiksi, this is the energy or this is a message of struggles, no? Struggle, naghihirap, struggling, ganyan. Pwedeng may mga pagsubok na dinadanas kayo mga kapiksi. Pwedeng isang particular na situation or from a particular person na nagbibigay ng pahirap or toxicity sa buhay nyo. You have to find a solution mga kapiksi. Kailangan alam mo yung root cause, kung ano yung pinanggagalingan ng problema in order for you to resolve the problem. If nag-struggle ka dahil sa isang specific person, parang yung another person or yung specific person na yun, parang hindi rin siya magpapatalo. Okay? So, timbangan nyo mabuti guys kung worth it pa ba na ipaglaban, kung worth it pa ba na pagbuhusan ng enerhiya, no? Kasi especially if meron kayong conflict sa isang tao, guys, ibig sabihin, mas maganda na makipag-usap, no? Kasi communication is the key para talaga ma-resolve yung mga issues. Kailangan mag-set kayo ng expectations sa isa't isa. Tanong mo sa kanya kung ano yung ina-expect niya sa'yo, and isabihin mo rin kung ano yung ina-expect mo para malunasan if meron kayo mga struggle or conflict with another person. Kung ito naman ay isang sitwasyon or bagay na pinagdadaanan nyo, kailangan alamin nyo yung root cause mga kapiksi. Yung ugat ng problema kung bakit nagkakaganon yung nangyayari. Kapag alam nyo yung ugat, yung root cause, diba? Mas madaling masolusyonan, mas madaling humanap ng solusyon, and mas maganda yung parang permanent solution kesa dun sa temporary fix. Kasi pag temporary, pwedeng kaya nga temporary, no, panandalian lang, pwedeng maulit-ulit. Pero kapag ka sinolve mo yung problema from the root cause itself, pwedeng hindi na maulit itong mga struggles na to or mga problema na to. Okay? But ang pinaka-importante dito guys, kahit ano pa yung pinagdadaanan nyo, whether struggle sa person or struggle sa isang sitwasyon or bagay, importante is masolusyonan. You find solutions. Huwag takasan ang mga problema mga kapiksi. Okay? Face your fears, face your problems guys. Hindi yan tinatakbuhan, hinaharap yan mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ngayon naman guys, tingnan naman natin itong life messages para sa inyo. Shuffle ko to guys, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo
para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, 20% tayo until June 30. Avail nyo na guys, sobrang ganda ng course, sobrang laki ng discount. So, ito yung mga life messages para sa inyo. Gemini, sobrang ganda ng mga mensahe. We have 3 of winter and we have 4 of autumn. Ito guys, this is cooperation, sharing, collaboration, no? And mainam ito guys. Ito yung naaayon para dito sa mga struggles nyo, no? Kumbaga, communication, diba? Sabi ko nga, communication is the key para ma-resolve yung mga struggles nyo sa buhay. And you may also need to ask for help from others. Kailangan nyong humingi ng tulong sa ibang tao, mga kapiksi, kung kinakailangan, kung hindi nyo siya kayang solusyonan ng mag-isa. Pwede kayong humingi ng tulong sa ibang tao. Pwede kayong humingi ng rekomendasyon, suggestion, ganyan, na maaaring makatulong sa inyong pagdidesisyon. Pero, syempre, guys, at the end of the day, it's your life, it's your responsibility. Syempre, kayo pa rin yung magdedesisyon. Pero, makatulong din na mag-ask ng opinion or recommendation ng ibang tao. Syempre, hindi naman ibig sabihin tama sila, diba? Kumbaga, at least, may makatulong lang para sa'yo, para mag-brainstorm ka, para makapag-isip ka. Sometimes, kasi yung ibang tao, meron silang perspective na hindi natin nakikita kapag masyadong sarado yung isip natin. So, asking them for advice or help is makakatulong para masolusyonan mo yung mga struggles mo sa buhay. Okay? And this one is about healing, no? Retreat, no? Kumbaga parang take some time out for yourself, magpahinga ka, i-focus mo yung energy mo sa sarili mo, mag-recharge ka. Paminsan-minsan kailangan natin yun. Hindi siya paminsan-minsan actually, dapat regular na ginagawa nyo yun, no? Yung pagpapahinga, pagbibigay ng oras sa sarili. Syempre sometimes sobrang busy natin sa buhay natin, nakalimutan na natin alagaan yung sarili natin, mga kapiksi. Excuse me. Which should not be the case kasi dapat pinapriority rin natin yung ating kalusugan, yung ating mental health, physical health, emotional health, and sometimes even yung spiritual health, mga kapiksi. So, kung may mga time kayo guys, kung feeling nyo kailangan nyo magpa-check up kayo, diba? Kung meron kayong dinadamdam na hindi maganda. Kung wala naman, kahit magpahinga lang, mga kapiksi, importante yon para mapahinga ang inyong katawan at mga ang inyong isipan at ang mga katawang lupa nyo para makapag-recharge kayo and mas maging productive kayo sa buhay. Sometimes kapag may struggle tayo, no? Kapag may mga problema, talagang pati yung kalusugan natin, super affected yan, guys. So, kailangan nyo din magpahinga paminsan-minsan. Alright? Okay, so yan yung life messages para sa inyo. Comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And then, yung last message naman natin para sa inyo, guys. Ito naman para sa love naman, silipin naman natin yung energy sa inyong situation. Habang sinashuffle ko to guys, no, naka-flash sa screen nyo yung ating bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para yan sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng problema dahil sa mga third party, 20% discount guys, until 30% pala, until June 30. Avail nyo na, sobrang ganda ng course, sobrang laki ng discount. So, meron tayong dalawang magkaibang message, no? So, kung ano yung feeling nyo, nakaka-resonate sa inyo, take that message. Kasi ito yung magkaiba. So, yung una, we have love energy. Ibig sabihin nito, talagang ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ng iyong partner or specific person. Insane chemistry. It's an unconditional love between you and your person. Talaga naman pinaparamdam niya sa'yo yung kanyang love and affection, TLC. Kumbaga, pag sinabing TLC, tender love and care. Nakakaalam lang niya yung mga panahon namin, mga Gen Z.
Yeah, so for some of you, no, maaring haramdam na ramdaman nyo talaga, damang-daman nyo talaga yung pagmamahal sa inyo ng inyong partner o specific person. Okay? While sa iba naman, guys, ito medyo struggle ito kasi for some of you, maaaring nagkakaroon kayo ng struggle din, no? Ito, pwedeng itong struggle na to, guys, ay may kinalaman din sa inyong relationship, mga kapiksi, kasi for some of you, parang biglang nagkaroon ng pagbabago sa takbo ng inyong relationship. Yung dating harmonious na relationship, hindi na siya masyadong harmonious. Marami na kayong mga nabalitaan, nalaman, natuklasan, no? Mga revelasyon, ganyan, na maaring nakasira sa pagtingin mo sa iyong person, eh nakasira sa magandang daloy ng relationship nyo, mga kapiksi. So, sometimes kapag may mga ganito, nagkakalamat yung tiwala, guys. And trust is a very big ingredient, no? Malaking ingredient yan para sa isang successful na relationship kasi hindi sapat yung love lang, eh, no? Yung pagmamahal, hindi siya enough para ma-sustain yung harmonious na relationship. Kailangan kasama din yung tiwala, mga kapiksi. Okay? And with this shocking news or dahil dun sa mga nabalitaan mong hindi masyadong maganda sa person mo or dun sa relasyon, naapektuhan talaga yung inyong pagsasama, mga kapiksi. Okay? So, these are two separate messages, guys. Kayo naman yung nakakaalam, no? Kung ano yung nakaka-resonate sa inyo. Kasi iba-iba naman kayo ng love situation. Merong iba sa inyo, maganda yung relationship. Kung maganda yung relationship nyo, this is the message for you. Kung feeling nyo naman, hindi masyadong maganda yung relationship nyo at nagkakaproblema kayo, then this one is the message for you, mga kapiksi. Okay? Right, so take it how it resonates, guys, and comment down below, no, kung anong message kayo naka-resonate dito ba sa spiritual message, dito ba sa life, or dito ba sa love life, mga kapiksi. Comment down below, okay? And guys, ito yung ating mga pampaswerte subliminal, pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.